good morning. Yan, today mag-ride tayo sa may Vista Calabang. Yun, good morning mga papa. Ngayon, ito na papunta tayo dito sa harap ng bahay ni Papa Bong. Dito kami mag-meet ni Papa Edgar at Papa Bong. Yan, kung mapapansin nyo, basa yung karsada. Kaya 7 a.m. na kami start pumajak. Kaya watch nyo. Sabi ko, pilansik sa likod eh. Nakita mo na, nagte-text eh. Hindi, kung hindi ko aapot, sambay lang ako sa mabole. Pupunta ako sa iyo. Yan mga papa, kung napansin nyo, tatlo pala yung na-meet natin. Si Papa Edgar, Papa Bong, at si Papa Bobot. Yan, hindi niya expected na matutuloy yung ride kasi umulan kanina. Kaya dala niya yung mountain bike para pumasyal lang dito sa Olabamas. Kaya, ayan, going na kami ngayon sa Ibiya. Yun, good morning sa lahat. Nagbabalik si Papa Bek. Ayan, sa mga nag-subscribe nung mga previous sa vlog ko, thank you. At doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe Papa Bek as a friend. Ayan, makikita nyo, basang-basa pa yung kalsada. Kasi nung maaga, bumuhos na naman yung ulan. Kaya hindi natuloy itong ride sana nila going sa Laguna. Kaya yun, nag-try na lang kami mag-ride di sa 7 a.m. Kaya malapit lang, dito lang kami sa may Ibiya Papa Jack para hindi lang mabakante yung weekends ride namin. Kaya ngayon, watch nyo this vlog until end para may ma-share tayo sa inyo at may mabigay tayong ulit mga tips. Ayan, nandyan na sa may harap ng Vans Bicycle Shop. Yun, maaga, bukas si Papa Nino. Shoutout, Papa Nino. At andito kami ngayon, patawid ng may Mabolo 3. Dito kami dadaan sa loob ng Salinas, going sa Imus, tapos sa Aguinaldo Highway. Ayan, mga papa, sabi ko nga, once na nag-share tayo, pati yung location o destination, sinishare natin para dun sa mga ibang bikers na gusto mag-try pumadyak ito. May mga alternate way na pwede nyong daanan going sa mga lugar na pinupuntahan natin. Kaya yun, sabi ko nga, watch this vlog para at least meron kayong matutunan at makita. Ayan, at kung ngayon medyo maganda na yung weather at medyo yung karsada, medyo okay-okay na yung sitwasyon. Kaya, ayan, nandito na tayo sa may Palico Imus at palabas na tayo pa Aguinaldo Highway. Ayan, right side natin, pa Imus Toll Bridge to. Tapos kung didiretso natin yung tawid, pwedeng buhay na tubig yan going sa may Bermosa. Pero yun, yung magiging ruta namin ngayon, dito kami papunta sa may Aguinaldo, tapos kakaliwa kami ng district, papuntang Bermosa, pa Ibiya, tapos pa Vista. Tapos pabalik na lang kami mag buhay na tubig na daan. Good morning! Nandito na kami ngayon sa may Imus, Aguinaldo. Going kami sa may Bermosa, tapos mag-iibiya kami. Yun, kasama natin si Papa Edgar, si Papa Bong, saka si Papa Bobot. Good? Right safe sa lahat. Good morning! Yan, mga papa, pag sumasama tayo sa ride ng mga kagrupo natin, usually lagi akong nasa likod, syempre para pag nagbablog tayo, ayan, ko-cover natin yung mga nasa harap. At syempre may ibang dahilan din kaya tayo nasa likod. Ito yun. Yan mga papa, ito talaga advantage pag nasa kulihan eh.
hindi ka malakas pa. Kasi sila na bala mag-facing. Bubuntot lang tayo sa kanila. Okay. Yan mga papa, yan yung ginagawa natin pag sumasama tayo sa group ride. Kasi hindi talaga ako sanay na pumuesto sa harapan o yung magtrangko. Kasi hindi naman tayo ganun na kabilis pumadyak. Kasi nga sabi ko, gusto natin ano lang, endurance lang, at least matatag lang tayo pag bumabiyahe. At yun, siyempre, sana susunod makapag-ride ng medyo mahaba-haba at try natin na pumadyak ng maganda. Kaya ayun, practice lang, yun ang lagi ko naman sinasabi pag maglo-long ride tayo. Kailangan na practice ng mga short ride bago tayo pumadyak ng long ride, para at least yun na maging matatag at hindi tayo malaspag, at matapos natin maganda yung planong long ride. Yun lang yung mabibigay kong advice talaga pag gusto natin na mag long ride. Ayan, at ngayon nandito na kami sa may malapit na pa kanto ng district, at ayan, nasa harap natin si Papa Edgar. Ayan, poging-pogi. At ayan, nakikita nyo pag nasa harap, sumisenyas talaga. Yun ang kagandahan din pag may mga kagrupo ka. At least yung daan, may nag-guide sa atin pag nagbabike tayo. Iwas aksidente din yung ganyan. Nakikita nyo mga papa, sumisenyas yung nasa harap ko. Na may kasalubong kasi. Ganyan yung mga senyasan pag nagbabike. Kasi may mga nagka-counterflow na nagbabike din. Kaya yung ingat lang, ingat. Yan. Yay! Yan, shoutout kay Kuya na nakasabay natin na nag-enjoy siya. At shoutout na rin kay Messi at kay Richelle dyan sa may MCD po. Na-miss na namin yung yan, kinakainan namin dyan sa may MC Depo, sa may BGC. Shoutout sa inyo. Ingat! Yan, nandito na kami ngayon sa may stoplight ng district. Pakaliwa na to, going sa Vermosa. At yung padiretso, yan, Aguinaldo Highway yan, going sa Dasmariñas, Silang, Tagaytay. At tayo, dito lang tayo ngayon na Papa Jack sa may Vermosa Ibiya Vista. Ayan, at ito yung tatlo nating kasama, si Papa Bobot, Papa Nix, at si Papa Bong. At ayan, dito sa may kabaan ng Pabermosa, ayan, marami na mga pumapajak dito, at may mga naglalaps din dito sa may ruta ng to. Kaya bike destination to, itong Vermosa. Isa sa mga pinupuntahan din ng mga bikers to pag weekends. Kasi yun, maganda rin yung lugar ng Vermosa, lalo na doon sa may loob, pag inaalaw ng pumadyak sa may loob ng Vermosa. Ayan mga papa, kung mapapansin nyo, medyo nanggigil si Papa Edgar. Medyo kumawala na. At na-miss nang pumadyak kasi ilang weekends na nga hindi nakakapadyak dahil sa panahon. At ayan, try natin bumuntot. Malakas yan si Papa Edgar. Pacing namin dito nung tinignan ko, nasa 40 kph. Tapos maya-maya konti, nakakita ko, nag-breakaway pa sa likod ko. Iba talaga, iba yung sakalam eh. Diba? Kaya, yan, shout out Papa Edgar. Sunod lang tayo. At least, practice. Kaya, yan, kung papansin nyo, medyo, ayan na, umalagwa na. At, maganda yung takbuhan. Kaya, tayo, habol lang. Yan, kaya, maganda talaga itong lugar ng itong Pabermosa. Medyo mahaba yung highway dito. Kaya
kung didiretsuhin nyo to hanggang Ibiya, ayan, maganda-gandang padyakan din at may ilang ahon din papunta doon. Kaya yan, later papakita natin kung ano ba yung sitwasyon na papunta nga daang hari. Kaya dun sa mga hindi pa nakapag-try pumadyak papunta dito sa Vermosa daang hari. Ayan, ayan, share natin to at maganda nga bike destination at bike practice na din. Ayan, kung nakikita nyo, basa pa yung ibang kalsada dito. Dahil nga sabi ko kanina nung maaga, umulan pa. Kaya nag-alangan kung itutuloy ba yung pagpadyak nung weekends nanto. Ayan, mga papa, malapit na tayo dito sa may Vermosa. At ito, matadaanan natin yung Shell at McDonald's dito. Ayan, sa sobrang mahal na nga pala ng gas, kaya marami nang nagbabike ulit at hindi na talaga biro na gumamit ng gasolina. Kaya magbike na lang tayo, na-exercise pa tayo, diba mga papa? Kaya enjoy biking. Good morning, dito tayo sa may Vermosa. Ayan, daming bikers din. Yan yung pa-right side, yan yung paloob ng Vermosa. Maraming nagbabike dyan kasi circle yan eh, na ina-allow nila na pwedeng mag-ikot yung mga nagbabike. At tayo naman, diretso tayo, papunta tayo ngayon sa Daang Hari pa. Yan mga papa, ngayon nandito na tayo sa may intersection ng Molino. Yung right side yan yung Paese Molino at yung left side pa Molino Ligas. At itong kadiretsuhan na ito na yung Daang Hari. Ayan, at dito masarap na nga pumadyak dito. Kasi sabi ko nga yung unang pasok ng Daang Hari, ayan, palusong to. Kaya ayun, pag-relax muna tayo dito. Tapos mamaya papakita natin kung ano ba yung mga ahon na meron dito sa Daang Hari. At hindi naman ganun kataas, pero ayun, pwede nang pag-practice ng mga beginners o yung mga bago nagbabike. At ayun, maganda naman yung distance na nagawa namin. Nasa 40 kilometers din balikan. Kaya yun, pagka weekends at hindi nakapag-schedule ng long ride, ayan, ito yung pwede nang gawing bike destination, at least naka 40 kilometers balikan. Ayan, mga papa, ayan, nasa all home na tayo. Kaya sabi ko nga dun sa ibang vlog ko, kalimitan ang nakikita natin lagi mga landmark, kundi all home, SM. Kaya hindi na tayo maliligaw kung sakaling na pumadyak tayo. Yan, recover tayo. Malapit na tayo sa unang ahon dito sa Daang Hari. Yan, yung medyo mataas dito. Kaya sunod lang tayo kay Papa Bong para meron tayong sa unahan. Okay. Yan mga papa, ayan, nasa papunta na tayo sa unang ahon dito sa may Daang Hari. Ayan, maigsi lang naman itong ahon na ito. Yun, medyo may kataasan din lang, pero kayang-kaya ng mga bagong nagbabike. Yun ang importante, yun, huwag nyo lang puwersahin, talagang dahan-dahan lang sa pag-ahon para hindi kayo maagang malaspag at makaahon kayo ng smooth lang. Yan, katulad namin, at syempre padyak lang tayo ng maganda-ganda para hindi naman tayo ganun na malaspag. Tapos pagkadating sa ibabaw, syempre yan, recover na tayo. Yan mga papa, naka 7-11 jersey ako, hindi tayo nakaikap kasi naulan. Nakaahon na tayo sa una. Sabi natin, Sedga, okay lang. Sunod lang tayo kay Papa Bong.
Yan mga papa, sabi ko nga sa inyo, itong Danghari, napaka ganda na rin na bike destination. Kung gusto nyo nga mag-practice at at the same time gusto nyo nga mag-relax, ayan, napakaganda naman ng mga view dito sa Medang. Yan, malapit na tayo dito sa huling ahon ng Daang Hari. Itong ahon dito, medyo mas mahaba ito compared dun sa una. Pero hindi naman ganun kataas itong huling ahon na madadaanan natin dito. Tapos yun, after nyan to, yun, nandun na tayo sa harapan ng Ibiya. At didiretso tayo papunta ng Vista. Doon sa Vista kasi, yun, mas marami doon na nagta-time lapse at maraming nagpepelaton doon para mag-practice. Kaya tingnan natin, mga papa. Yan guys, mga papa, natapos na yung ahon dito sa may Danghari. Yan, ngayon na paibigyan na tayo. Nandito na po tayo ngayon, nasa Ibiya na tayo. Ayan na yung nasa left side natin, yung Ibiya na mall. At nandito na yung Petron sa may right side natin. Yun, dalawa yung nadaanan natin, gasolinana, yung Shell kanina at yung Petron. Yun, sabi ko nga dahil sa sobrang mahal na yun ng gas, nasa 60 plus per liters na, kaya yung mga bikers, ayan, dumadami na naman ngayon na nagiging transportasyon na kasi sobrang mahal na, lalo na yung mga nagbabike to work. Ayan, shoutout sa inyo at ingat lang kayo. Ayan mga papa, nandito na tayo sa kahabaan ngayon ng Pabista. Ito yung sinasabi ko na maraming naglalaps at nagpepelaton. Ayan, nasa Palaso Verde na tayo at going sa Vista. Ayan, again, maraming salamat dun sa mga nag-watch. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel, Papa Bec. Ayan, thank you. At after ng itong bike destination namin, ayun, syempre, magko-coffee lang tayo. Papa, dyan tayo sa may Vista Alabang. Ayan, may mga bikers na kahit medyo umulan kanina. Ayan, nandito na tayo sa dulo ng Vista Alabang. At dito sa may likod dito, yun, dito yung tumatambay yung mga bikers. Yung iba nagko-coffee, yung iba nagbubuo. Kaya yan, yun yung mga ginagawang pahingahan pagkatapos nilang mag-bike dito. Kaya enjoy lang. Again, thank you for watching. Ride safe sa lahat. At God bless. Touchdown kami sa may Vista Alabang. Ayos lang. Shout out.